Pagkasundo ko naman kay Aya, dumiretso naman kami papunta ng Guada Mall. Ibibili ko na rin kasi siya ng black shoes para bukas naka-uniform na siya. Akala ko kasi kasya pa sa kanya yung nabili ko sa kanya noong nakaraang taon. Dito na lang kami bumili ng black shoes niya sa may auto. Naku, medyo naloko ako ng very light kay Aya niyan. Meron kasi akong piniling sapatos para sa kanya, 499 ang presyo. Kaso nga lang ayaw niya sukatin kasi may mga flower daw ayaw niya noon. Kaya siya na lang pinamili ko. At aba, itong si Aya napakagaling talaga pumili. Yung pinili niya talaga 799 ang presyo. Hinayaan ko na lang, total yun naman kasi ang gusto niya. Baka kasi pag pinagpilitan ko yung gusto ko, hindi niya nasuotin yan. Habang nagbabayad naman ako, kinuha niya na sa akin yung sapatos. Siya na lang daw magbibit-bit. At syempre, binigyan niya ako ng kondisyon. At ayan na nga yung kondisyon niya. Dumaan daw kami dito sa may fun house. Gusto niya daw kasi maglaro at matagal-tagal na daw na hindi na siya nakakapaglaro dito. Tingnan niyo naman, dere-derecho na siya niyan. Humingi na nga siya sa akin ng pera niyan at bibili na daw siya ng token. Pumayag naman akong pumunta kami dito sa fun house. Pero ang kapalit nun, hindi na kami kakain ng Jollibee. Kasi sinabihan ko siya na yung pangkain namin sa Jollibee, pinanbili niya na ng token. In fairness, maayos naman ang usapan namin at pumayag siya. Dito pala siya unang naglaro. Ewan ko ba kung anong tawag dyan, pero ang nilalaro niya, yung mga crocodile. Hindi ko nga siya tinuturuan yan, parang nagigets niya naman. Nagpipipindot lang siya. O siguro nagets niya na lang yan kasi nanunood siya kanina nung may naglalarong bata dyan. Inaaya pa nga niya ako maglaro niyan. Iiwan ko muna sana siya dyan para maglaro ako sa claw machine. Pero medyo natakot ako ng very light kaya inantay ko lang siya matapos. Matapos naman nun, naglaro na kami dito sa may mga claw machine. Ewan ko ba sa sarili ko, paboritong paborito ko talaga maglaro dito. Pero ni minsan naman wala akong nakukuha. Kaya lumipat na lang ulit kami ni Aya. Dito naman kami naglaro sa mga color game. Sa color game na hindi ko talaga nagigets kung paano nag-work. Kaya hinayaan ko na lang si Aya na siya ang maglaro. Total mukhang nag-enjoy naman siya. Yun naman ang pinaka-goal ko kaya dinala ko siya dito ang mag-enjoy siya. Matapos niya namang magsawa dun sa color game, lumipat naman siya dito. Medyo nagtagal siya dyan kasi natutuwa siya at may mga lumalabas na ticket. Ibang klase talaga ang tuwa niya tuwing may lumalabas na ticket. Sabi ko nga sa kanya, pag dumami yan, papapalit namin dun sa may counter. Kaso nga lang, medyo konti lang yung nakuha namin. Ayaw pa nga sana niya umalis dyan. Kaso nga lang, pinilit ko siyang lumipat para naman mapaglaruan namin lahat ng machine. At ito naman yung sumunod na napili niyang machine. First time ko lang din makapaglaro sa ganyang machine. Usually kasi ito yung pumapasok kami sa fun house na to, claw machine na nga nilalaro ko. At ito na nga, nainganyo siya maglaro dito. At sobrang hindi ko nagigets talaga kung paano laro inyan. Kalimitan na naglalaro sa mga ganito yung mga matatanda. Nakakatuwa nga eh. Sobrang daming token nila nakukuha. Next time talaga aayain ko si daddy maglaro dyan. Medyo madami-dami pa kaming token na natira pero inaya ko na si Aya umuwi. Medyo kinakabahan pa ako nyan. Baka kasi mag-aya pa siya kumain sa Jollibee. Buti na lang hindi. Hindi nga siya lumingon sa Jollibee. Dahil sa very good siya, bago kami umuwi ng bahay, dumaan muna kami sa tindahan. Binili ko na lang muna siya ng piatos niya. Tingnan nyo, tuwan-tuwa. Yun lang, share ko lang. Salamat.